10 minuto, yan lang ang oras na kailangan ko upang maipakita sa inyo kung gaano nga ba kaganda itong lugar na tinuluyan ko. Dahil kung dati ka nang nakasubaybay sa channel na to, alam mo na ginagawa natin ang Philippine Loop Bike Adventure kung saan plano nating ikutin ang buong Pilipinas gamit ang ating bisikleta. At ilang probinsya na din ang ating nadaanan mula Nueva Ecija, Manila, Cavite, Quezon at ngayon ay nandito naman tayo sa Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. 6 na araw na din tayong nakatira sa kalsada. Nandyan na din yung kumain tayo sa lansangan, natulog sa kung saan-saan, hanggang sa nakapagbigay na din tayo ng ilang tulong sa iilan mga kabatak. Pero siguro pagkatapos ng 6 na araw sa kalsada, deserve naman naming magpahinga. Kaya sa videong ito, pwede nyo ba akong samahan upang mapakita ko sa inyo kung gaano nga ba kasimple ang buhay? At kung naalala nyo ang last episode, sa barangay hall tayo natulog. Pero ngayon, gigising tayo sa ganito kagandang view. Masusubukan na din natin dito mag-swimming, mag-ATV, and even archery mga kabata. Pero kung saan nga ba ito dito sa Camarines Sur, ay yan ang inyong mapapanood sa videong ito. Kaya tara, samahan nyo kami ni Miss Danny Biker dito sa aming rest day sa Camarines Sur, mga kabata. Let's go! Good morning mga kabatak! This is our day 7 of 100 for our Philippine Loop. Ngayon nagtitimpla ako ng kape. Ayan. Happy 1 week sa amin. Happy 1 week. And kumukulo na yung tubig natin. Yuhuu! Yun lang. Maya-maya papakita ko sa inyo kung nasan tayo. Pag-aaral itlog, syempre, kanin. Noodles Gaming, yung lechong manok galing kay Ma'am Ira. Tapos kape. Simple lang buhay, di ba? Tapos pagdesal pala, syempre. Binili namin to kahapon. So good morning again mga kabatak. So nandito tayo ngayon sa itaas ng Dapal. Makikita nyo dito ang 360 view ng kanilang lugar. So sa gawi doon may nag-ATV. Mamaya try natin. Mga kubo-kubo tapos swimming pool na dalawa. Tapos ang view nito ay itong Mount Isarog yata. Isarog kung hindi ako nagkakamali. Iyan yung bundok. Sobrang ganda. Dito yung ATV side mga kabatak, paikot. Tapos may, alam ko may pababa pa dyan eh. So subukan natin silang kuhaan. Eto nga, susubukan na natin itong isa sa mga attraction nila dito, ang ATV. Siyempre, helmet first. Lagi nyong tatandaan, huwag nyong kakalimutan mag-helmet. Neutral natin, tapos start. Yun oh. Currently mga kabatak, nandito tayo ngayon sa Dapal pa din. At after natin mag ATV, susubukan naman natin itong archery nila. So ayan, yes. Isa sa mga attraction na pwede nyong subukan dito sa Dapal Resort. So ilalagay natin to. Ayan. Kapag nilagay mo daw to, kailangan sa pool pati pamilya. 10,000 ni Alan Peter! Hindi, joke lang. Ayan, subukan natin doon. Ayan, target. Kumain yun. Kanina, naka-dalawang shot na ako. Naka-apat o lima na yatang shot ako. Tumama naman yung isa. So, subukan natin. Gusto ko makuha na ng video yung pagtama. Uy! Muntis! Isa pa. Isa pa. So, kailangan tong tumama. So, usually, pangatlong try bago tumama. Iyon o! Tara! Ang galing eh! Tara, tara!
hulaan nyo. Number 8, mga kabatak. Yeah, ito, tinamaan ko din yan kanina. So, yan, nakatama tayo mga kabatak. So, sharpshooter yan. Susunod kong tatamaan, puso na ni Danica. Hindi niya tatamaan, charot. So, yan. So, again, kung gusto nyo matry yung mga ganitong experience, bisita lang kayo dito sa The Palm Resort. Madami pang activities dito. Ayan, ngayon naman, tatry nating maligo dito sa swimming pool nila. Sobrang linis ang pool nila. Kagabi pa kami dito eh. Uy, langoy aso! Langoy aso! So tapos na kami mag-swimming, tapos na kami mag-archery, mag-ATV, medyo sightseeing na lang. Ayan yung view natin. Ayan, so naka 2-piece pa. Bibili lang kami ng sabon dito, tapos maliligo, tapos magpaplano kung paano gagawin namin maya-maya. Ayan, ito yung mga cottage nila dito. May maliit, yung ganito parang good for 10, ito good, mas malaki siya. Tapos may mas maliit pa ulit, parte sa mas maliit na grupo. So depende, 'di ba? Nasabi naman sa atin na depende sa laki ng cottage yung bayad. Sinabi naman kanina 'yun. Ayan. Tapos dun sa taas, yung kahit saan ka lumangon dito, parang lahat iisa ng ano eh, no? Iisa yung vibes na tinutukoy. Yung parang wala kang makitang mapagbalingan ng mata na hindi maganda. Parang ganun. Sobrang refreshing talaga dito. Oo. Relaxing yung place. Mm. Para kang nasa hacienda. Hacienda Luisita. Hacienda The Palm. The Palm. The Palma. The Palm Resort Camarines Sur. Camsur. Pero ito Camsur naman ito. Camsur, napakaganda ng Camsur. So currently mga kabatak, kakain na tayo tanghalian, oras natin. Ayun. Magtutuna siguro. So pagkain natin, syempre kanin. Yung manok na galing pa din kay Ma'am Ira, tapos ito bigay din nila. Bigay ito ng mga staff dito, grabe ang babait nila. Tapos yan, kakain na kami syempre. At yan, mamaya lilipat kami dun sa cottage kasi 1 a.m. kami aalis para magamit pa tong room na to kasi sayang naman, diba? So at least konti lang naman yung ano, tsaka sulit nila, diba? Tsaka Sunday kasi ngayon eh. Pwede namang magstay pa sana, okay naman sana, pero syempre iniisip din namin yung abala na namin dito sa resort, pero okay lang yan, ganun talaga, kaya okay na tayo sa cottage, diba? Yes! Currently mga kabatak, it's 3 p.m. at nagpalit kami ng plano bukas. Imbis na tabako lang kami bukas, didiretso na kami ng Catanduanes. So we have contact in Catanduanes na from tourism office mismo. At ngayon naman mag-popcorn muna kami. Kasi break na eh, tanghalian eh. Tapos nga pala yung room may naka-reserve kasi doon, so lipat kami dito sa cottage. Cottage lang kami hanggang 1 a.m. 1 a.m. talaga, gising talaga yun. 3 a.m. ang ride out doon. So yan, luto lang tayo ng popcorn. Maraming salamat pala sa hindi pala to sponsored. Pagkatapos nating masubukan ang lahat ng activities dito sa The Palm Resort ay wala na kaming ibang ginawa kundi kumain, kumain at kumain ni Miss Dani. Hindi naman mga social tong kinakain namin, mga popcorn,
bunga ng santol at mangga na pinitas lang din namin dito, tapos kanin, tapos nag-dinner na din kami, tsaka syempre kape mga kabatak na dala-dala natin galing kay Wild Tuk Tuk. So gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kabatak at iparealize sa inyo kung gaano lang kasimple ang buhay. Hindi kami nagre-reklamo, bagamat nag-i-enjoy kami. Minsan, oo, kailangan mong mag-adjust sa mga sitwasyon, pero parang gulong lang talaga ang buhay mga kabatak. Minsan, nandun ka sa kabababaan, pero minsan naman, nandun ka sa kalagitnaan, at minsan, nandun ka sa nakakaluwag-luwag ka sa iyong mga tinutulugan. Yan na yan yung mga nangyayari sa amin dito sa loop na to. Kaya, wala na kaming choice, or pinipili na lang siguro naming mag-enjoy sa kung anong sitwasyon man yung meron sa amin. So, sana kayo din. Kung ano man ang ginagawa nyo sa buhay, piliin yung maging masaya. At ang tanging payo lang na maiiwan ko sa inyo mga kabatak ay hindi natatapos ang buhay sa apat na sulok ng opisina. Minsan, kailangan mo ding lumabas, sakyan ang iyong bisikleta, at mag-enjoy sa kung saang ruta ka man pupunta. Lumanghap ng sariwang hangin sa kapaligiran, subukan ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan, at maging masaya ka sa kung ano man ang meron ka. This is Lem Official at maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Sa videong ito, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating Philippine Loop Bike Adventure mga kabata. Ingat!